Magandang araw, Eugene Santos po. Individuals earning income both from compensation and from self-employment, yung business or practice of profession, o ang tawag dyan ay mixed income earners, shall apply the following income tax rates. 3.1, yung compensation income niya shall be subjected to graduated income tax rates, yung 0% to 35%. Number 3.2, yung portion para sa income from business or practice of profession, yun, mamimili siya A or B. Actually, A1 at saka A2, mamimili siya dyan. Yan. If the gross sales or receipts and other non-operating income do not exceed the VAT threshold, the individual has the option to be taxed at graduated income tax rates as provided under Section 24A-2A. Ito yung income tax table of the NIRC as amended. Yung 2, 8% income tax. Pansinin mo to ha, basahin natin ito ng buo. May ikukumpara natin doon sa isang 8%. 8% income tax rate based on gross sales, receipts, and other non-operating income in lieu of graduated income tax rates and percentage tax under Section 116 of the NIRC as amended. Pansinin mo na wala kang nakikita 250,000. Hindi mo makita ang 250,000. Wala sa act. Sa mixed income earner, wala na yung 250,000. Kasi nandito yan sa compensation. NNI na yan. Kinonsider na doon sa compensation income niya. Kaya wala siyang 250,000 dyan. As opposed doon sa isa. Ito. Dito, ayan o, in excess of 250,000. So siya, magbabawas muna ng 250,000. Itong purely income earner ng self-employment ng business or yung profession. Pero kapag mixed income earner, hindi siya magbabawas ng 250,000 dito. Alright. If the gross sales or receipts and or other non-operating income exceeds the VAT threshold, the individual shall be subject to the graduated income tax rates. So, ibig sabihin, lumagpas ng 3 million, sumampa ng 3 million sa isang taxable year ang iyong income, ang iyong gross sales or gross receipts. Kapag ka sumampa yun, automatic, hindi ka na pwede sa 8%. Kukuwentahin ka talaga sa graduated income tax rates. Ganun po siya. So, alright. This ends the topic. Ini-invite kita sa easantoscpa.com seminars, trainings, workshops, or tutorials. At saka sa Let's Learn Online, yung mga online courses. Yung Let's Learn Online, dinisign namin yung mga courses doon para sa mga business owners, sa mga taxpayers. Yun ang priority. Para naiintindihan ninyo kung paano ang taxation, paano ang bookkeeping. Abangan po kita sa aking mga seminars, workshops, trainings, online discussions sa Let's Learn Online. So, see you there po!